kasama ko si Lula para may kasama ako matanda kasi baka may kailangan kasi kasuin, hindi ko alam para nandiyan si Lula kasi si Lula din po yung nag-aasikaso ng kaso ni Papa. Kaya sa ngayon po, pupuntahan ko si Lula sa bahay nila para sunduin. And then mag-update ako kapag andun na kami sa Hall of Justice, pero siguro hindi ata pwede ang cellphone dun kaya hindi rin ako makakapag-video. Ayan, pupunta na po ako ngayon kina Lula at binilang ko si Papa ng tinapay tsaka kape para bigay ko sa kanya pagpunta ko dun. Tapos ngayon, dadaanan ko na si Lula, susunduin ko na siya para sabay na po kami magpunta dun. At para hindi na rin po siya magastusan ng pamasahe. Kaya sabay na po kami. Ayan, magandang araw po sa lahat ng manonood ng Ate Shena's TV Vlog. Mag-update lang ako sa nangyari about dun sa nilakad namin ni Lola sa hearing ni Papa. Dahil ngayon lang naman po ako nakapag-update. Ayan, ngayon lang naman ako makakapag-upload. Kasi medyo na-busy nung mga nakarang araw. Ayan, pasensya na po kung ngayon lang ako makakapag-update. Kasi medyo naging busy nung mga nagdaang araw. Kaya ngayon lang naman ako magkakaroon ng upload. Ang i-upload ko nga po pala ngayon ay yung ano namin, yung lakad namin papunta kay Papa. Kasi hearing niya nung nakaraan. Tapos magkasama kami ni Lula. Sinundo ko nga si Lula doon. Tapos may plano po kasi ako na piyansahan si Papa kung kaya para makalabas na siya at siya na yung magpatuloy. Kumbaga siya na yung mag-guide sa bahay, siya na yung mag-asikaso para makapagbukod na rin po kami kapag nandiyan si Papa, kapag nakalabas na siya. Kasi yun ang pinaka, sa tingin ko yun ang pinaka the best na gawin. Humingi rin po ako ng advice sa iba kung ano ba yung dapat kong gawin. Sinabi ko rin po yun kay Lula. Nagtanong ako kay Lula. Sabi ko, Lula, gusto kong piyansahan si Papa para makalabas na kako siya. Para may magtingin-tingin sa mga kapatid ko. At makapagsarili na rin kami. Sabi ni Lula, bahala daw ako kung ano yung desisyon ko. Ayun po, sinusuporta naman ako ni Lula. Kasama ko nga siya pagpunta ng Hall of Justice kasi siya naman po yung nag-aasikaso ng kaso ni Papa. Tapos pumunta nga kami doon sa Branch 38 kasi yun din si Papa parang isasalang. Tapos pagpasok namin doon, hindi na ako nakakuha ng kahit konting video man lang kasi bawal ang cellphone. Kahit nga po picture, wala. Papakita ko sana yung mga picture namin kay Papa kaso bawal po ang cellphone kaya hindi rin ako nakapag labas ng cellphone doon. Tapos nakwento nga ni Lola na kay Papa na papiyansahan siya para makalabas na siya next month. Sabi ni Papa, kausapin daw namin yung attorney kaya ang ginawa namin, pumunta kami ni Lula dun sa attorney yung may hawak ng kaso niya para sabihin na mag-re-reduce bill si Papa. Yun po bagang yung kaya pang mababaan yung piyansa niya para naman po makapag kumbaga discount. Kaya kinausap namin yung attorney tapos next month may posibilidad na makalabas si Papa next month. Ngayong darating na May, iintayin lang namin yung ipaprocess kasi yung papel ni Papa yung PDDF ba o PDDA. Basta yun sa dalawang yun. Limot ako kung alin dun yung klarong salita. Ini-schedule siya tapos kailangan pag ini-schedule siya may isasamang isang relatives. Tinanong nung attorney kung sino yung isasama. Sabi ni Papa, ako na lang kasi ako naman yung anak. Si Lula, matanda na po si Lula, mahirap ang para lakad-lakad. Kaya ako po yung nakapangalan doon na kapag in-schedule na si Papa, kailangan ko din pong pumunta doon kasi kung baga
may interview din pong magaganap sa akin kay Papa kung magtutugma yung ano namin. Parang ganun kasi pinaliwanag sa amin ng ano yung attorney. Tapos bago siya mag-May, kailangan na process na po 'yun para dun sa exact date na binigay nung judge na pagbalik nila para may resulta na. Yun po, para may resulta na. Kasi nag-hearing siya nung nakaraan. Tapos, yun nga yung kinalabasan. Tsaka, maigi na rin po yun na makalae si Papa kasi may mag-aasikaso na sa bahay. May magagabay na sa mga kapatid ko. Tapos, syempre makakapagbukod na rin kami. Sabi ni Lula, papa-apply doon si Papa ng trabaho doon sa isa niyang kapatid para paglabas may siguradong trabaho. Para sabi ko nga po kay Papa, baka pag lumabas ka, gumawa ka naman ng masama. Tapos sabi niya ay hindi na daw. Sabi ko ano yan? Sinabi ko po pati sa mga kapatid ko na makakalaya na next month si Papa. Tapos sabi ko ay si Papa na ang magbabantay sa kanila. Kami naman magsasarili naman po kami ni Ray Mark. Tapos basta yun yung update kasi yun lang yun eh. Pagkatapos namin doon, lumabas na kami. Tapos si Papa iniintay lang yung mga kasama niya na mag-hearing tapos ibabiyahe na ulit sila doon sa City Jail na pinagkakulungan nila. Tapos may dala ako na ng biscuit sa kape, yun lang yung dala ko. Tapos binigyan ko na lang ng konting pambili-bili si Papa para may pambili siya doon. Kasi hindi na ako nakapalengke kasi maaga kaming pumunta doon eh, 8 ng umaga. Tapos maaga siyang natapos. At saka marami kasing nagtatanong nung about daw kay Madeline, kumusta na ba siya? Ano bang update? Nung 22, may follow-up check-up siya, kailangan niyang bumalik. Nagpa-check-up po siya noon. Hindi ko na po siya nasamahan kasi may check-up din po ako noon. Tapos maintain pa rin po yung pag-inom niya ng gamot. Tapos may another check-up na naman siya. Andun sa bahay, nagpapahinga, lagi na andun sa loob ng gaan. Wala pa rin lakas hanggang ngayon. Tapos si Onyok naman, muntik nang ma-ospital. Kung napanood niyo po yung vlog ko, nung pinaka, yung last upload ko, na makukunpain sana siya kasi nag-uubra suka. Ngayon po, okay man na. Buti nga po at naging maayos na. Tapos, ano pa ba? Po yung muna yung mga ma-update ko kasi medyo busy rin po at marami din pong inaasikaso. Ngayon po, dahil Saturday naman, andito kami ngayon kina Ray Mark. Sila andun sa bahay.